Good morning, Kuya! Ako po si Candy Lingat at nandito po ang aking mga German Shepherd, si Enzo at si Aria. Gusto niyo po bang matutong mag-alaga ng German Shepherd? Samahan niyo po ako dito sa Pet Talk! Nagsimula kami mag-alaga ng German Shepherd 2020 nung nag-start yung pandemic. Kasi syempre lockdown, kami ng dalawa mag-asawa sa bahay, so nag-ano kami ng pet na maalagaan. It started sa Saudi, nasa Riyadh pa kami na. Si Aria yung first German Shepherd na. Ano kasi, malungkot siya. May needs, parang bata, kailangan niya ng kalaro. Naawa kami sa kanya kasi wala siyang kalaro. Tapos pag pumupunta kami sa mga park, tapos nakakita kami ng dog, talagang ano siya, yung papansin siya, nagtatahol siya, hindi naman siya nananakot. Tinatawag niya yung aso, gusto niya makipaglaro. To the point na nag-set pa kami ng playdate sa mga ibang dogs para lang ma-socialize siya. Kasi kailangan din talaga i-socialize sila with the other dogs starting 3 months. Kailangan tinitrain mo na siya na masanay na hinahawakan ng tao, hinahawakan ng bata, para hindi siya maging aggressive. And para hindi rin siya maging aggressive with other dogs, kailangan i-socialize mo rin sila sa ano, mga other dogs. Kaya napansin namin, gustong-gusto niya may kasamang aso, gustong-gusto niya may kalaro. So, since mahirap maghanap ng German Shepherd abroad, nung umuwi kami doon, nakita namin si Enzo online. So, yun. Pag-uwi namin, kinuha na namin si Enzo. Ang asawa ko kasi mahilig siya sa large breed. Pareho kami mahilig sa aso. Ako, regardless kung anong size. Pero siya talaga mahilig sa large breed. Nakikita niya na yung German Shepherd. Pero nung una, ang alaga namin, Golden Retriever. Tapos nung mag-aaso na ulit kami, gusto namin kami mismo yung mag-aalaga. Ni-research niya yung German Shepherd. With the proper training, maganda siyang family dog. So, yun. Doon na nag-decide na German Shepherd na huli namin. Crucial sa pag-aalaga sa kanila yung puppy stage. Kailangan ma-socialize mo siya in an early age na sanay siya sa tao para hindi siya aggressive. Tapos sanay siya sa other dogs kasi malaki sila eh. Kaya nilang manakit. Canine sila talagang pag tumakbo ka, kahit nauna ka na maaabutan kanila. Ang mahalaga sa kanila yung proper training. Pag na-train mo sila, napakadali na, easy to manage na. Kailangan mo lang i-maintain yung exercise to burn yung energy kasi working dog sila eh. Yun yung crucial sa kanila, yung exercise, para hindi yung mga ibang dogs, di ba, nakita destructive, nagngangat-ngat ng furniture, nagngangat-ngat ng kung ano, ng sinela, sapatos. Sila never. Never silang nanira ng sapatos, ng furniture. Kasi we make it a point na every day may exercise sila twice. High protein. Yung human grade protein, chicken, umiikot kasi mas nagsasawa din sila. Isda, may paborito nila galunggong. Mahilig sila sa isda, galunggong, bangus. Tapos, chicken. Sa dog food, hindi lahat kinakain nila eh. Si Aria maarte. Sa grooming, hindi rin. Hindi sila nagre-require masyado ng grooming. Ang ligo nila siguro kung hindi naman sila exposed sa masyado madumi, 6 months. Kung medyo malikabok na minsan, once in 2 months, ganun sila. Hindi sila bumabaho masyado. Sa loob lang din naman kasi sila ng bahay nakatira. Dapat ano, i-consider mo yung kailangan ng hayop. Any hayop naman eh, may needs. So dapat bago ka mag-alaga, i-research mo yung needs ng aso mo. In terms of German Shepherd, high energy dog sila. So dapat i-maintain mo yung exercise. Kaya kami, i-research namin kung saan sila pwedeng tumakbo, yung hindi rin naman makakaabala sa ibang tao. Kasi syempre, kahit sabi mong trained yung aso mo, natatakot din yung iba pa, lalak, may kasamang maliit na bata. Kaya po naghahanap kami ng mga malalawak na field na walang masyadong tao. Doon namin sila pinatatakbo. So, ma-burn yung energy nila. Pagdating sa bahay, matutulog na lang yung maghapon. Kakain. Hindi sila magulo. Less sila mag-zoomy sa bahay pagka yung zoomies, yung takbo ng takbo na. Kasi ano yun, excess energy nila yon.
So, dapat ibigay nila yung kailangan ng aso nila. Tapos, yung health din, syempre, kasi mga imported dogs sila. So, mahina sila dun sa parvo, sa mga viruses na yung ibang carry, na baga natotolerate ng mga aspin natin dito. Sila hindi. So, dapat, kung ilalabas mo yung aso mo, dapat updated yung vaccines. So, minomonitor mo din yun as fur parent or a pet owner. Isa rin yun sa concern mo. Dahil, once na inilabas mo yung aso mo, tapos na-expose, maaari sila magkasakit. Kawawa. Sa pag-aalaga ng German Shepherd, number one, yung saya. Para kang may baby. Para kang may batang alaga sa bahay na kinikare mo, inaisip mo yung pangangailangan niya. And in return, yung pagiging loyal nila, pagiging sweet and protective, nakakasaya, nakakasaya ng puso. Para maging isang responsible German Shepherd owner, syempre una dapat alam natin na safe sila para sa ibang tao. Maitrain natin sila kasi nga canine sila, so may danger din pag hindi mo tinrain yung aso mo. Any breed ng aso, actually, pag hindi mo tinrain, danger sila sa tao. Kahit ng mga small breed, pag hindi mo tinrain yun, tapos dinala mo sa public places, danger yun, lalo na kung may mga bata. Kasi yung mga bata, ang tingin ng aso, prey. So, mas, kahit maliit na aso, hahabulin nila yun pag nakikita nila mas weak. Yun. So, any breed, especially kung large breed, at German Shepherd yung gusto mong breed, dapat alam mo kung paano sila i-train. Early stage, kailangan may socialize sa tao, socialize sa bata, i-socialize sa ibang hayop. Para kung meron silang makasalubong, as they get bigger, hindi sila threat sa tao. But still, ang German Shepherd po, kahit itinrain mo sila, pag nagbigay ka ng danger sa amo nila, andun pa rin yung loyalty nila. Talagang puprotect ka pa rin nila. Hindi mo maalis sa German Shepherd yun. Kahit itinrain mo na sila maging socialize, ididepensa ka pa rin nila. That's isang trait lang German Shepherd na maganda. Talagang protective sila sa amo nila. Tapos, syempre, pag ilalabas mo sila, dapat kumpleto ka ng gear, yung leash nila, tapos yung poop bag, yun lang. Sa lahat mga owners ng pet, sana paglalabas po tayo, meron tayong poop bag or plastic bag para pag nag-ano yung ating mga aso, eh kasi kagaya ng aming ano, malaki yan. Talagang malaki yung poop nila. Sana po ay marami kayong natutunan sa pag-aalaga ng German Shepherd. Dito lamang po yan sa Pet Talk.